For today, decision ko sa inyo guys kung paano kayo mag-umpisa mag-save ng ating sweldo. Unang-una, 20% ng ating sweldo ay hindi natin ipapadala sa ating mga asawa, anak, or sino ba yan, mga nangangailangan. Kailangan 20% ng ating sweldo ay ilalaan natin sa ating bangko. In case of emergency, meron tayong mahuhugot. Kasi mas mahirap kapag wala tayong mahugot. Kung kani-kanino tayo uutang, buti kung makautang. Ang saklap pa kung wala tayong mauutangan. O diba? Paano na tayo? Paano yung kinabukasan natin? In case of emergency, kailangan na kailangan talaga sa ating pamilya. Ang 20% na ito ay kailangan hindi mo ito gagalawin kung hindi talaga emergency. Kasi pang lifetime mo itong gagamitin, yung 20% mo, kailangan mo talaga piisin na huwag mong gastusin. Kailangan mo siyang piisin. Kasi kapag ang sweldo mo, ipadala mo na ha, wala ka nang maluluko. Diba? Ang 80%, yun yung pinakagastos mo. I-divide mo siya kung ano yung mga bayaran mo, yung mga gastusin ng bahay. Kailangan ilista mo yan lahat. I-mindset mo siya na every month mayroon kang ginagastusan. Kailangan yung 80% mo, yun lang ang lalabas sa iyong pinaka-sweldo. Yun yung iyong ipadala sa iyong pamilya. Kasi ang pagastos mo sa iyong sweldo na hindi tama ay walang mangyayari sa iyo kahit pa saang luparo ka, hindi ka marunong mag-budget. Kailangan matuto tayong mag-budget para sa magandang kinabukasan natin, para sa ating mga anak, para sa magandang kinabukasan ng ating mga anak. Hindi lahat ng oras tayo ay malakas. Kailangan magtabi tayo paunti-unti at huwag talaga natin i-mindset na buong sweldo natin ipadala natin sa ating pamilya. Kasi hindi rin natin alam na dito sa ibang bansa, hindi natin alam kahit saan tayo, hindi natin alam na malakas tayo. Darating ang time na manghihina din tayo. So, kailangan i-mindset natin sa ating mga sarili na kailangan pala natin magtabi para sa magandang kinabukasan. So, I hope na matututo tayo sa ating mga sarili at huwag naman natin ibuhos lahat. Huwag natin ibuhos lahat na yung ating sweldo. Kasi kaya nga tayo nagpakahirap para sa magandang kinabukasan. Kaya kung ang mga pamilya natin sa Pilipinas, nasaan lang kayo ngayon, saan pa lang kayo sa mundo, kailangan matuto tayo mag-budget. So, kailangan lagi nung i-mindset na 20% kailangan palang ilaan sa ating savings in case of emergency. Kasi mas mahirap kung wala tayong matatakbuhan, di ba? Mahirap pa kapag uutang ka, tapos meron pang interest, lalong mababaon ka. Yung interest, instead na iiponin mo yun, di ba? Ibabayad mo yung interest na yun, kung magkano yung interest, o di sayang din yun. Siya din yung maiipon natin. Kaya kailangan i-mindset natin na meron tayong pinaglalaanan sa ating 20% na sweldo. At unang-una, maglaan din tayo kay God. Isinter natin si God dito sa ating mga puso.
isinter natin dahil kung wala siya, wala rin tayo. Hindi tayo, hindi natin mamimit kung ano yung ating minimiti sa ating mga sarili, kung ano yung mga gusto natin. Si God nakagabay lang din sa atin. Kung gumagawa tayo ng mabuti, mas more than yung ibibigay niya sa atin. Mas more yung ibibigay niya na blessings. Kumbaga, huwag tayong makalimot sa kanya. Dahil, kung hindi nang dahil sa kanya, wala rin tayo dito sa mundong ibabaw. Hindi tayo magagabayan kung ano yung mga ginagawa natin. Kailangan, nandyan tayo palagi sa kanya. Huwag tayong makalimot. At kailangan, saan lang tayo magpunta, lagi tayong humingi sa kanya na huwag mapagpabayaan, bigyan na ako ng lakas para sa aking buong pamilya. Dahil ang aking pamilya, nangangailangan sila sa akin. So, kagaya ko, I need to be a strong woman because nag-iisa lang ako mag-anak buhay para sa aking mga anak, sa aking buong pamilya. Kailangan kong extra income para din sa kanila. Hindi lang para sa akin. Para din sa kanila, para mayroon silang magandang kinabukasan. So, imamindset natin lagi na maglaan tayo para sa ating mga sarili. Kahit na nag-income ka ng 300 or 400 every day, depende na sa inyo kung ano yung gusto nyo. Basta 20% ng inyong sweldo, kahit na meron kayong maikapigay, 20 pesos every day sa inyong kinikita. Malaking bagay na yun, malaking tulong na yun. Dahil, lalong-lalo na sa panahon ngayon, mahirap na ang paghahanap buhay, lalong-lalo na kung tamad ka talaga, wala talagang mangyayari sa iyo. Nag-aantay ka na lang na abutan. So, mas mahirap naman yan. Kaya kailangan, magsikap tayo sa ating mga sarili, huwag natin pabayaan ang ating pamilya. Kailangan, sikapan natin na makamit natin yung ano yung mga pangarap natin. At huwag tayo makalimot kay God. Kasi, siya naman yung nagagabay sa atin. Kumbaga, tayo lang yung gumagawa. At siya ang nagagabay sa atin para matupad natin kung ano yung hinihiling natin sa ating mga sarili. Kaya matuto tayo ng kababayan ko. I hope na meron kayong matutunan sa akin. Ito din ay malaking blessing sa inyo kapag may apply nyo sa inyong sarili. May isip nyo na oo nga, tama nga siya. Tama nga siya. Kasi kung hindi ako nag-ipon ngayon, at the end of the day, nakakaawa pala talaga ako. At kagaya ko, isang OFW, ilang taon na sa ibang bansa, kailangan magtabi tayo para sa ating sarili at para sa ating pagtanda. Dahil hindi tayo pabata, papunta tayo sa pagtanda. Kaya kailangan meron tayong maitabi kahit kunti-kunti para din sa ating mga anak na hindi sila maghihirap kapag tayo ay tumanda na. Hindi nila masundan ang yapak natin na napakahirap pala sa ibang bansa. Wala namang trabaho na hindi madali. Kumbaga easy to get. Walang madaling trabaho. Kailangan pinaghirapan talaga siya. Kailangan napakahirap ka talaga para mabuo mo yung sweldo mo. Kaya ilaan natin sa tamang pamamaraan ang ating mga sweldo para hindi tayo nakakaawa pagdating ng panahon. Kaya ang maipapayo ko lang sa inyo, magtabi kayo para sa inyong pamilya. Basta mayroon kayo may tabi kayo kunti, bawat sweldo, kagaya ko. Natuto lang din naman ako, kaya kung ano yung natututunan ko, sinishare ko sa inyo,
I hope na matutunan din talaga siya at may apply niya sa inyong mga sarili. So yun lang guys, and thank you at maraming salamat. Iyan, tinagalog ko na, in English ko na. So see you again guys, bye bye.